Magandang gabi, magandang araw, magandang umaga, saan man kayo, mga kaibigan, sa ibang bansa, o nasa Pinas man kayo, magandang gabi, magandang umaga, sa lahat. Ngayon po ay alas 12 na ng madaling araw, so Monday. So thank you Lord, unang-una dahil may trabaho na muli ang asawa ko, balik na sa trabaho. For para sa aming gagastusin sa araw-araw, syempre. At after 2 weeks na walang trabaho, makakabalik na ang asawa ko. Salamat po sa Panginoon. Unang-una, nais ko pong i-share at ipamahagi ang salita ng Diyos na aking pong nabasa. Sabi niya dito sa Roma 12. Basahin ko at naway marinig ninyo ang kanyang mga nilalaman ng kanyang salita. Pamumuhay Kristiyano ang pamagat nito. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, kalugod at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Dahil sa kagandahang loob na kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit na nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, at magkakaiba-iba ang gawain ng mga ito, gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo, at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na yan kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng paghayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo at magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawanggawa ang inyong kaloob, gawin ninyong iyan ng buong galak. Maging tunay ang inyong pagmamahalan, kasuklaman ninyo ang masama at pagkaibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Ayan, lagi niyang tinuturo ang palaging manalangin. Tumulong kayo sa pamangangailangan ng mga kapatid at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Okay. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng saloobin, huwag magmayabang. Sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag ninyong ipalagay na kayo ay napakarunong. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Hanggat maaari,
gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti, ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa halip, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo, kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, ay magbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Yun. At napakaganda ng kanyang mensahe. Tunay na sa araw-araw, ito yung dapat nating ipamuhay bilang mga alagad o bilang mga anak ng Panginoong Diyos o bilang mga Kristiyano. Inaamin ko ang pagsunod sa ating Panginoong Diyos ay hindi madali. Ang pagiging Kristiyano ay hindi rin madali. Pero kung nasa atin ang banal na espiritu ng Panginoong Diyos, wala pong mahirap. Lahat po ng ito ay magagawa natin sa tulong niya. At napakabuti na i-share ko ito. Maraming salamat po sa Panginoon na inalaw niya na ipamahagi ko ang salita na ang Panginoong Diyos. Sa inyo na mga nanonood, maghari ang kalooban at ang kabutihan, ang kapayapaan ng Diyos sa inyong puso at sa ating mga gawa sa araw-araw. Maraming salamat po. Hanggang dito at muli, bukas ting sa susunod na naman, kita tayo ulit. Okay, thank you. God bless and bye-bye.